Yeah. Gawin tayo, Pinsonic. Maliit lang ito, nasa 20 o 19. 18. Yan. So, 18 inches. Ang problema nito ay namamatay, nawawala yung kanyang ilaw. So, may standby siya, power on natin. Yan, nag-asol na siya. Yan, lalabas lang yung Pinsonic, tapos blanco na, wala na. Oh. So, yung ilaw natin ay okay naman, tuloy-tuloy naman yung asol nito, hindi naman nag-red. Pero yung display niya ay nawawala. So, sa ganitong mga unit, kadalasan ang problema nito ay nasa ilaw niya. Yun. So, ito kasi, ang ilaw kasi nito ay mga tube pa, tube type pa. Yung mga ganitong klase, oh. Yan, yung mga ganitong klase na ilaw. So, kung gagawin mo yan ay kailangan mo siyang papaklasin. So, ito, nanggaling na ito sa isang manggagawa natin, sa isang gumagawa rin. Kaya lang, ang problema, pinalitan daw niya ng backlight driver, pinalitan na daw niya nito. Ganun pa rin daw, namamatay pa rin daw. So, iilaw lang siya tapos magsha-shutdown. Pag hindi nyo kabisado yung problema ng ganito, medyo mahihirapan kayo. Kasi nga magtataka kayo, umiilaw naman pero mamamatay. Okay, so ang gagawin natin dito ay hahanapin natin kung anong side dito ang mayroong problema na ilaw. Kasi kadalasan dyan, ang problema nyan, mahina na yung ilaw natin. Okay. So, una natin gagawin ay tatanggalin muna natin 'to, ilaw niya. Okay, so tinanggal natin yung isang set ng ilaw. Yan, dalawang ilaw kasi yan, dalawang tube. So, ginawa natin, kinabit natin yung ating ilaw ito. Yan, mayroon tayong extra. So, para actual talaga malaman niyo kung ano yung pinaka-problema nito, saksak natin. Kasi dito malalaman niyo kung ano ang may sira, yung driver ba o yung backlight niya mismo, yung pinaka-ilaw niya. Power on natin. Yan, nag-asol na siya. Yon. So, nakita niyo, kumurap lang siya. Hindi siya tumuloy. Okay? So, gagawin natin, ibabalik natin yung yon, ikabit ulit natin dito, tapos sa kabila tayo magtanggal. Okay, so yan na. Pinalik natin yung sa taas, kasi sa tingin natin, buo yung ilaw natin sa taas, kasi nag-shutdown pa rin siya. Tapos yung sa baba yung tinanggal natin, tapos kinabit natin yung ilaw natin. Okay? So tingnan natin kung gagana na yung backlight niya. So yung mga ganitong sira ay pagkabisado nyo to, napaka basic na lang ng problema na to. Kaya lang pag hindi nyo talaga kabisado ito, mahihirapan kayo mag-trouble. Yan. So yan, nakasol na siya. At umilaw na yung ilaw natin at hindi na siya namatay. Oh. Tingnan nyo, tuloy-tuloy na siya. Ibig sabihin yung side na to, yung side ng ilaw na ito, may isa dito na pundi or dalawa silang pundi. So, hahanapin ngayon natin kung saan dito yung may problema na tube. Kasi maaring isa lang may sira dito. Imposible na sabay na sira yung dalawa. So, hahanapin lang natin yung may sira dito. Tapos, ikabit ulit natin yung isa. Okay, so yung ginamit natin ay dalawang tube din yan. Yan, hindi na siya namatay, oh. Tuloy-tuloy na yung ilaw niya, di ba? Okay, so gagawin natin ay hahanapin natin dito kung saan dito yung may pundi. Okay, so ginawa natin ay kinabit natin yung isang ilaw niya. Yan. Tapos yung ilaw natin na isa nakakabit din. Titingnan natin sa kung saan dito yung may problema. Yung asol ba o yung mayroong orange. Yan. So power on ulit natin. Pag namatay ulit yan, ibig sabihin sira yung kulay orange na yan. Okay, power on ko lang. Eh, gumana siya, oh. Gumandar siya. So, gumana yung isang ilaw natin. Okay, so ginawa natin, tinanggal ulit natin yung orange, tapos kinabit natin yung asul. Titingnan natin kung sa asol mamamatay siya.
Kasi yung orange natin ay gumana siya. Okay, try natin. Yan, nag-ilaw. Yep. Gumana din yung kulay asul niya. Yun, yung kulay asul niya, saka kulay orange niya ay gumana. Pero napansin nyo sa asul, pagbukas niya, diretso lang siya. Hindi siya nag-corrupt pa ng kaunti. Try natin ulitin. Tingnan natin. Okay. Saksak ko ulit, tapos power on ulit natin. Tingnan natin ha, kung diretso yung ilaw niya. Ulit, nagalaw. Saksak natin. Tapos, power on natin. Tingnan natin ha, kung kukurap yung ilaw ng kaunti. Yung bagya ang kurap. Yun. So, ilaw niya dumiritso. Hindi nagkurap. Yung asul tinanggal natin. So, try natin i-power on ulit. Titingnan natin kung nasa orange ang problema or sa asul. Kasi yung orange, parang napansin ko kanina kumukurap siya. Okay? Power on. Ganun din, ayun, ganun din, parehas lang sila. Pero magtataka kayo, no? Kagaya nito, umaanda naman lahat ng ilaw niya. Hindi naman ito namamatay yung ilaw natin. Asul saka orange ay umaanda naman doon. Try natin pagsamahin yung asul saka orange na yun. So, tinanggal natin yung ilaw natin. Tapos, yung ilaw lang na mismo ang kakapit natin, bali dalawa. So, try natin kung magtuloy-tuloy na yan. Yun, namatay pa rin siya, oh. So, nagkurap pa rin yung ilaw niya. Hindi pa rin siya umilaw ng diretso. Yun, oh, kumurap pa rin. So, pag nakakabit yung dalawa, kumukurap yung ilaw. Okay? So, tatanggalin na lang natin yung isa. Tapos, kakabit natin yung ilaw natin. Okay? So, gagawin natin dyan. Power on lang. So, ginawa natin ay kinabit natin yung asol tapos yung orange ang tinanggal natin. Yan. Yan. So, gumagana siya, di ba? Bumubukas siya. Okay? So, gagawin natin dyan, kakabitan natin siya ng ilaw sa labas kasi pag binaklas mo pa kasi yung ilaw nito para palitan mo ng buong set. Mahirap kasi galawin to pag binaklas mo. Minsan, nagkakaroon ng guhit ito or minsan nasisira yung cuff natin. Kasi nga, yung mga ganitong LCD, malulutong na. Malutong na yung source cuff nito. Kaya minsan nagkakaroon ng guhit. Kaya gagawin natin dyan, papasukan natin siya ng isang ilaw na ganito, pero hindi natin ilalagay sa loob. Kasi mayroon pa naman siyang isang ilaw na umiilaw dyan. Yan. May isa pa siyang ilaw na umiilaw dyan. Pati yung sa taas, dalawang ilaw. So may tatlong ilaw siya, tapos yung isang ilaw na to. Sa labas lang natin ilagay ito para mag-continuous yung ilaw nito. Okay? So, yun lang yung pinakamadaling paraan dyan sa pagre-repair ng mga ganitong problema. So, yung ilaw na tinesting natin kanina ay ipipermis na natin yan sa likod ng ating panel. So, dito na siya nakakabit sa labas lang. Tapos, nakita niyo naman yung connection nito, yung isang ilaw nito na dito nakakabit. Tapos, yung isang ilaw nito nakakabit sa ating driver para lang umilaw ng normal yung screen. So may isang ilaw dito na buo sa loob, tapos may dalawang ilaw dito sa taas na buo. Okay? Tapos yung itong parts na to yung kinabit natin para lang magtuloy-tuloy yung ilaw. So pag nakakabit kasi yung dalawang ilaw dito sa loob ng LCD natin, nagsa-shutdown or nagpo-protect. Pero pag isa lang nakakabit, tapos magkabit tayo ng additional na ilaw sa labas, bumubukas siya normal. Okay? So yan lang, kamada lang natin yung tube dito sa likod, tapos poporma natin yung LCD nito. Okay? So nakaporma na yung ilaw sa likod. Safe naman yon, nakadikit naman siya. Tapos testing ngayon natin. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy na yung screen natin. Power on lang natin. Okay, ayan. Nag-on na siya. Lumabas na si Pinsonic. Tapos, hindi na siya namatay. So, yung liwanag niyan ay same pa rin yung liwanag niyan.
May kunting-kunting pagbabago lang yan, pero maliwanag pa rin yan. Kasi nga yung ilaw natin dito, ng dalawa ay buo. Ang ilaw natin dito ay isa lang. So yung isang ilaw natin ay, yan, nasa likod umiilaw. Para lang na tumuloy yung kanyang backlight, yan lang ang remedyo dyan. Para hindi na natin gagalawin itong buong panel niya. Kasi kung papalitan mo lahat ng ilaw dito, babaklasin mo itong panel, minsan nagkakaroon ng problema to, minsan nagkakaroon ng guhit, or minsan nasisira yung source cock nito. Kasi yung mga ganitong LCD ay talagang malulutong na yung mga source cock niyan. Kasi hindi naman ito brand new talaga nung kinabit dito. Gamit na rin mga to nung kinabit sa unit na ito. No? So hindi na siya namatay, oh. Tuloy-tuloy na. Okay, sasarado lang natin tapos final test natin. Okay, so napansin nyo, yun, oh, maliwanag yung likod ng panel natin kasi nga yung isang ilaw natin nasa labas. Kaya yun, oh, maliwanag siya. Pero tuloy-tuloy na ang bukas niya, tuloy-tuloy na yung backlight niya. So ito yung tinatawag na pinagbabawal na technique. Yan. So kung hindi nyo pa alam yung ganitong pinagbabawal, ay pwede nyo itong i-apply at sure na sure ako sa inyo na okay yung ganitong setup. Basta ingatan nyo lang yung nasa labas na ilaw na hindi magdikit doon sa mga dapat mag-short sa circuit natin. So, you know, okay siya. So, sa tutunin nyo lang natin to. Tapos, lagyan natin ng palabas. Okay, yun na, bunot siya. So, bunot natin ulit. Bunotin natin, yan, namatay siya. Saksak natin. Saksak natin, antayin lang natin mag-power on kasi sinet na natin siya, power on. Yan, nagbukas na yung pinsoni. Yan, so hindi na siya, nawalan na ang backlight. Yan o, tuloy-tuloy na siya. Yan. Ito na lang yung video natin at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat sa susunod ulit natin na video.